anak at ng Espiritu Santo, banal na Diyos, makapangyarihang Ama, may likha ng langit at lupa, El Shaddai na iyong pangalan. Tunay Panginoon, na ikaw ay dakila at tapat. Tunay na ikaw ay tapat sa iyong mga salita at pangako. Hindi mo pinabayaan ang iyong banal na gawain sa dakong ito. Talam naming hindi mo kami pababayaan, patuloy mo kaming sasamahan. Muli, Panginoon, salamat at dinala mo kami sa dakong ito upang ikaw ay luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, patuloy mo pong papag-alabin ang pananampalataya ng bawat isa. Kauhawa namin ang iyong mga banal na salita, Yahweh El Shaddai. At hangad namin, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyo, maitaas ang iyong pangalan. Pagpalain po ninyo aming samot hiling ang mabuting balita naming pagsasaluhan, sundan ng tanda, himala, kababalaghan, kagalingan, kalayaan, pagbabagong buhay sa bawat isang naririto. Ang kinin po namin ang tagumpay ng iyong banal na gawain sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Diyos na buhay. Ang mabuting balita nating pagsasaluhan ay mula sa ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas sa ikalawang kabanata, mga talatang 22 hanggang 35. Luke chapter 2 verses 22 to 35. Kung meron mo kayong mga Biblia ay maaari din ninyong basahin.
Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan. Pag-asawang bato-bato, dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Iwanag itong tatanglaw sa mga Hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang buhay na bibigay buhay, makapangyarihang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin, kapatid, ang salita ng Diyos. Harapin lang iyong katabi, sabihin mo, masaya ka ngayon. Masaya ka ngayon. Pero nawa yung kasiyahan natin ay hindi lang ngayon, kundi palapalagi. Sabi nga kanina, kahit ang pagsubok, kahit ang suliranin, tayo ay patuloy lamang. Amen. Amen. Because happiness is a choice. Yes, amen. Sabi mo nila. Galakan daw ho ay nasa ating pagpapasya. Ikaw ang magpapasya kung gusto mong maging malungkot o maging masaya. Kaya kahit na wala ka pang sweldo, kahit na minsan yung ating bulsa ay parang nagre-reklamo na. Kaya sabi ko nung isa brad, tuwing titignan ko yung wallet ko, nahihilo ako. Kaya ang payo ko doon, huwag mong tingnan ang wallet mo. Amen? Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai at maaaring na kayo nagsupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Okay. At mga kapatid, sa pananampalataya, maaaring mo ba akong makahingi dito ng isang upuan dito sa harapan? Ayan. Para ating mapaglagyan. Tayo ay talagang, yan ang sinasabing putsula. Putsula, pero ngayon talagang extraordinary na. Kaya pag naglilid na si Brother Wilfred, kung nakanta ng kuwa, tumutugtog na si na Brother Mark, talagang nakaka-bless. Amen? Kaya ho, patuloy tayong mag-akay, mga kapatid, lalo ngayon na meron na tayong talagang lugar. Na dati halos napupuno natin itong side na ito. No? Kaya yung mga nanamlay, sabihin nyo sa kanila, nakabalik na ulit tayo dito sa simbahan ng Kariya. Amen? Kaya lang, katulad ko kanina, medyo ano lang po muna tayo, dahan-dahan lang. Sapagkat hindi pa sanay ang pare na sabi niya, bakit daw tayo nagsasayawan? Pero dahil dapat nating paunawa, sapagkat yun ang pamamaraan natin ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Kung sa ibang bagay nga, minsan nakikita ko yun sa TikTok, gagaling nating mag-TikTok. May mga pag-anong-ganon pa, kung anong mga movement, di ho ba, pag nag-TikTok. Pero pagdating sa Diyos, parang nangingimi tayo, parang
parang may iniipit, baka may malaglag. So, dapat bigay din natin ang the best na pinakamainam. Balit dahil nga, ngayon ay mayroong pang pandemya, so kailangan din nating ikonsidera yung ating mga nasa paligid. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, balit, ulitin ko ho, paalalahanan ho ninyo yung mga nanlamig sa pananampalataya. O marahil na akala nila ay wala nang gawain, paalalahanin po ninyo sa kanila na meron na tayong gawain dito sa Korea Church. Amen po ba? Amen. Now, mga kapatid, ang atin hong pag-aaral ngayon ay patungkol sa dako na kung saan ang ating Panginoon ay dinala doon sa Jerusalem upang anong sabi ho sa ating narinig? Upang isakatuparan ang utos ni Moises na sa lahat ng panganay na lalaki sa bayang Israel noon ay iaalay sa Diyos, mga kapatid, dadalhin doon sa Jerusalem. So there is an obligation, mga kapatid. May obligasyon, may tungkulin noon ayon sa batas ni Moises na ang lahat ng panganay na lalaki ay dadalhin doon sa templo at ihahandog sa Diyos. Na kahit na mismo ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kasama ng kanyang mga magulang ay sinunod ang utos na iyon. At noon ho, walang tren, wala pa hong Shinkansen, walang eroplano. Ang sasakyan lang ho nila ay asno, yung maliit na kabayo. At yung mga daan noon, walang mga ilaw, walang hindi ho asfaltado, hindi ho sementado. Puro alikabok. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ay sinunod pa rin nila ang utos, ang batas, kahit na mismo ang Panginoong Hesukristo na ho. Mismo ang Panginoon na. Siya ay nagpasako pa rin sa batas, mga kapatid. And what we are doing now, mga kapatid, ang ating pong ginagawa, ang ating pagdadalo sa ganitong mga gawain, pagsisimba sa araw ng Linggo, yan ho ay ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Kaya ang tawag ho din sa ating ginagawa, Sunday obligation. Now, Sunday obligation. Sabihin mo sa iyong katabi, obligation. Pag-usapin na ng obligation, obligasyon, ayaw na natin yan. Di ho ba? Pero ito ang patunay na tayong mga kapatid sa pananampalataya ay may pananampalataya sa Diyos. Tulad ho ng ginawa ng mga magulang ng Panginoon na siya ay dinala, sumunod sila sa utos. Ganon din ang ating ginagawa. Tanda na tayo ay may pananampalataya, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos na tayo ay dadalo sa kanyang pagtitipon, pupunta sa kanyang tahanan, pupunta sa kanyang templo upang tayo ay magpuri at sumamba sa kanya. Amen? At kapag tayo po ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay tsak yun tayo ay pinagpala. Yan lagi mong tatandaan. Ano man ang mga distraction ng mundo, ano man mga kapatid, ang discouragement na binibigay ng mundo, subalit kapag tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, ay tsak yun tayo ay pinagpala. Amen. Yan lagi mong tatandaan. Maraming distraction pang-aakit na pwedeng gawin ng mundo, subalit kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, nakatitiyak ako kapatid na hindi ka mapapamali. Lalo't higit, hindi ka mapapahamak. Kaya gaano man kahirap sundin ang kalooban ng Diyos, o minsan para bang yan ang sinasabi ko, parang mendoksay. Parang mendoksay ang ating po mga kapatid, yung ating pagsunod, para bagang yung pagpunta natin, ang init-init pa naman, brad. Kahapon dun ho sa outreach namin pinuntahan, mainit, talagang mainit. Buti nga pagbaba ko dito sa Korea, sabi ko, o dito sa Nagoya, sabi ko, may hangin na. Ah, hindi masyadong mainit, tama lang. Pero sa Tokyo, napakainit. Kaya pag-uwi ko kagabi, medyo masakit ang ulo ko. Tinignan ko rin yung wallet ko. Iba pala ho yun. So, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapamali kapag sinunod natin ang utos, ang kalooban ng Diyos. Yan ang patunay na tayo ay may pananampalataya sa Diyos.
Amen? Now, tignan mo ninyo, ulitin ko, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga magulang, ay nagpasako pa sa kautusan, sumunod pa sa kautusan, na kailangan ang panganay ay dalhin doon sa templo at ialay sa Diyos. So Jesus himself, through his parents, mga kapatid, went to the temple to follow the law. Sundin ang batas, mga kapatid, sa pananampalataya. Now, ito ang ating topic. Sabihin nyo nga, go. Go. Pupunta ako. Pupunta. Saan kayo pupunta? Pupunta tayo sa templo ng Diyos. Sa dahil ito. This is the temple of God, mga kapatid. This is the house of God. Kaya ho, marapat lamang na dito natin siyang papurihan. Yung atin hong ginagawa doon, naghahanap yung ating mga kapatid, sina Sister Maggie, sina Sister Joy, ng lugar, para mo tayo magkaroon ng pagtitipon. Napakaganda ho no. Subalit, ang pinakamainam ay dito talaga ho sa tahanan ng Diyos. Kung bakit may tahanan ng Diyos, kung bakit may simbahan, sapagkat yun ang itinalagang dako, dedicated place to worship and praise God. Amen? Amen. Kaya kanina, sabi ko, Lord, ang palagi kong panalangin, balutin mo ng iyong mga, ng tanura ng iyong mga anghel ang dakong ito, para kahit na talagang todo bigay yung aming pagpupuri, pagsamba, hindi maging distraction sa iba, kundi mabless yung makikinig. Amen. Sa susunod, pati si Father, sasayaw na rin. Amen. Amen? Yan ang atin hong dalangin, mga kapatid, sa pananampalataya. Sapagkat ang dakong ito, ulitin ko, ay para sa Panginoon. Nandito tayo para sambahin si Yahweh Shaddai. Iba lang ang ating expression ng ating pagsamba. Alam natin ho na yung misa yan ho yung pinakamataas na uri ng pagsamba. Subalit yung expression naman natin, papaano natin ine-express yung ating pag-worship kay Lord, mga kapatid, through dance, through singing, through clapping, sa pagpalakpak ng kamay, sa pagsigaw natin. Amen? Kaya hindi dapat natin yan ikahiya, kapatid, sa pananampalataya. Lalo higit hindi dapat pigilin. Sapagkat sabi ho ng salita ng Diyos, na ang mga bata ho ay sunod ng sunod sa Panginoon, tuwang-tuwa sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga alagad, sinasaway ho yung mga bata. Anong sabi ng Panginoon? Kapag pinigil niyo ang mga batang iyan na magpuri sa akin, sumunod sa akin ang mga batong ito, yung mga bato ho, sabi niya, ang siyang magpupuri, siyang kikilos para magpuri. Anong ibig sabihin po nun? Hindi dapat hadlangan ang pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen? Amen? Hindi dapat mahadlangan. Kaya nga, tayo din huwag tayong pahadlang. Kahit na malayo, kahit na may mga distraction, kahit na may problema, kapatid, kapag may pagsubok ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Kapag may problema ka, may karamdaman ka, mas lalo kang magpuri sa Diyos. Itaas mo ang kamay mo. Sambahin mo siya. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, sabi ko nga sa inyo, last year, nung ako ho ay nag-positive sa COVID, nung hindi ako makahinga, ang aking ginawa, humarap ako doon sa gantong banner, mga kapatid. Yung banner na yan, itinaas ko ang aking kamay, nang sabi ko, El Shaddai, wala kang lingkod na pinabayaan. Amen. Wala kang lingkod na pinabayaan, nanalangin ako, nagpuri ako sa kanya, dinala ho ako sa ospital, sinakay ako sa wheelchair, mga kapatid. Imagine ho, nasakay ako sa wheelchair. Yung nagtutulak pa sa akin yung nurse na mapayat. Yung sabi ko, Dai Jubo, ay hin desne. Umoy desne. Kanya, Dai Jubo, Dai Jubo. Dadalhin ako doon sa may MRI, sa CT scan. At nung ako doon pinasok, nananalangin ako para i-check yung aking baga. Katapos yung resulta, bumalik ako, kausap ko yung doktor, sabi niya, tignan mo anya itong CT scan. Very good yung baga mo. Walang problema. Kaya sa panahon na tayo ho ay may karamdaman, may pagsubok, mas lalo kang magpuri, maglingkod, sumamba kay Yahweh El Shaddai. At sa yun, hindi ka yung pamamayaran.
Yan ang lagi mong tatandaan. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Pero may tungkulin tayo. Yan ang aking sinasabi. May tungkulin tayo, mga kapatid, sa pananampalataya na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Palatandaan that we have faith in God, we will follow the will of God. We will follow the law, mga kapatid. Susundin natin ang nais ng Diyos tulad po ng ginawa ng Panginoon. That's why the first point that I would like to share with you, mga kapatid, when we go to the house of God to worship God, mga kapatid, sambahin ang Diyos, purihin ang Diyos sa kanyang dako na itinalaga, ay anong gagawin natin? First, mga kapatid, ay we have to go with ano ho? With offering. Sabihin niyo, paghahandog. Doon lang ho tayo minsan mahihirapan sapagkat pag-usapan na ho ng paghahandog ay marami na po mga kapatid ang nagtataka. Alam niyo ho, narinig ninyo, sabi ko dito, babalikan ho natin. Kaya ho sa susunod, maganda Sister Joy, magkaroon tayo ng kahit na maliit na pulpito para merong paglalagyan ng Bible. Sino hong kaya niyan makakagawa. But anyway, mga kapatid, sabi ho sa Luke chapter 2, verse 22 and the following, nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng Panginoon. So when we come to the house of God, when we come to the appointed place, datong itinalaga, dedicated place, tayo ay pupunta ho doon, hindi po empty-handed. May dala ho ba kayo? Amen! Mami! Anong dala namin? Anong dala ho ninyo? Doon, meron pa lang ho doon sa likod kanina, meron ng pagkain. Pero alam niyo, madalas ang iniisip ng tao, kapag ho-offering, mga kapatid, iniisip ho pagkain, iniisip pera. But the best offering, mga kapatid, to tell you, is yourself. Amen. The best offering that you can give to God is yourself, ang sarili mo. Yan ang ninanais ng Diyos, kapatid, ikaw. Kaya paulit-ulit nating naririnig, hindi aksidente na tayo po ay maparito. Hindi aksidente na ikaw ay akayin sa gawain ito. Hindi aksidente yun. Plano yun ng Diyos. Sapagkat ang hangad ng Diyos ay ikaw mismo kapatid, sumamba sa Kanya. Amen. Ikaw mismo kapatid, maglingkod sa Kanya. Ikaw mismo kapatid, ihandog mo ang sarili mo kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen? That is the best offering, kapatid. Yourself, ang ating sarili. Sapagkat marami po ang pumapasok sa simbahan, marami po ang mga dumadalo sa mga ganitong pagtitipon, subalit, physically present, pero mentally and spiritually absent. Mabuti nga wala akong nakikita ho sa inyong natutulog. Kasi minsan sa aking napupuntahan, kakasimula ko pa lang, may natutulog na. Ang sabi pa nung isa, Brad, alam mo, nahihiya ako sa iyo. Sabi niya, sabi ko kung ganyan, bakit naman? Kasi talagang yung aking trabaho pang gabi. Kaya dadalo pa ako sa gawain, wala talaga akong tuloy. Okay lang yung sis. Niya, pero meron akong resolution, Brad. Iinom ako ng 2 Lipobitan, Red Bull, para lang magising-gising. Kailangan pa ho talagang uminom ng gano'n, no? O kailangan pang pampagising, no, mga kapatid? But anyway, when we offer ourselves, we have to make sacrifices. Kailangan talaga ho natin, mga kapatid, gumawa ng sakripisyo. Bahagi ho yun. Yung pagparito natin ay sakripisyo natin yan sa Panginoon. But remember, ito ang lagi nating tatandaan. Bakit magsasakripisyo, Brad? Bakit kailangan maghirap?
Before you think of the sacrifice that you are giving to the Lord, bago mo isipin, kapatid, ang sakripisyo na binibigay mo sa Diyos, alalahanin mo siya muna ang nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa iyo. Amen. Siya muna ang naghirap para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Siya muna, kapatid, ang dumaan sa matinding pagpapakasakit para tayo ay maligtas. Kaya ho nang dalhin, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang kanyang mga magulang doon sa templo, meron ho doong isang taong naghihintay na ang pangalan ay Simeon, narinig nyo kanina. At nang niya makita niya ang batang Panginoon na iahandog sa templo, anong sabi niya? Kinalo niya at ang sabi niya, Panginoon, maaari mo nang kunin ang iyong lingkod sapagkat nakita ko na mismo ang gagawin mong pagliligtas sa bayang Israel. Narinito na sa harapan ko ang gagawin pagliligtas sa lahat sa sangkatauhan at magiging tanyag ang bayang Israel dahil sa batang ito. Subalit ano ang sinabi niya sa ina ng ating Panginoon? Tandaan mo na sa pamamagitan ng batang ito, maaaring may mapahamak o may maligtas. Bakit ho? Sapagkat may mga tatanggap at may mga hindi tatanggap sa Panginoon. Kaya anong sabi niya, anong kanyang dugtong, mga kapatid? Para kang tinarakan ng balaraw sa iyong puso. Ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa iyo, sabi niya. Nangyari iyon nung nasa krus, mga kapatid. Ano yung balaraw? Ay, yung kutsilyo na malaki. Hindi ho yung pantaga ng baboy, ha? yung balaraw, yung parang ang tawag yun, yung parang gano'n, yun na yun. Parang kang tinarakan ng balaraw sa iyong puso. Nangyari yon nang ang Panginoong Hesukristo ay ipako sa krus at naroroon yung kanyang ina mismo. Nakita ho ng kanyang nanay yung paghihirap, pagtitiis. So the point there, mga kapatid, when we come to the house of God, we must not be empty-handed. Dapat meron tayong dala. Ano ang ating dala? Mismo ang ating sarili. Ang ating buong pagkatao iaalay natin sa Diyos. At kung tayo man ay mga sakripisyo, pagtitiis, alalahanin mo, kapatid, na si Kristo ang unang naghirap para sa iyo. But more than ourselves, mga kapatid, kaya ho sa gawain ito ay ipinipreach din yung tinatawag na pag-iikapo. Sabihin nyo nga ho, ikapo. Ikapo. Tanungin mo yung katabi, nag-iikapo ka ba? Nag-iikapo. We have to give our 10% to the Lord. Amen. Maraming mga hindi tumatanggap sa aral na ito. Pero alam nyo, na-inspire ako. May mga nagsishare, mga artista. Sila mga Christian. Meron pang isang in-interview na ang sabi niyang ganyan, what is 10% to the Lord? Kung sa ibang bagay nga, tayo ay nakakapaggasta sa mundong ito, how much more sa Panginoon o para sa Panginoon? Alam niyo ho, si Brother Mike, ang ating punong lingkod, siya ho ay mismo nag-iikapo, kaya ang utos niya, huwag niyong ipipreach kung hindi ninyo pinapractice. So pinapractice din ho ng ating punong lingkod, kahit na siya mismo nag-iikapo, ang inyong lingkod din nag-iikapo. Nang sabi niya, palagi niya hong paalala sa mga kapwa niya lingkod tulad ko, pagka may mga discipleship, ang sinasabi niya, kung noon nga nakapaglustay ako ng daan-daang libo ng milyon sa pagsusugal sa mga makamundong bagay, bakit ngayon hindi ko ibigay ang nararapat para sa Panginoon? Amen. Amen. Sapagkat ito ang tatandaan mo, kapatid, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Mapalad, ulitin ko ho, it is blessed to give than to receive. Ibigay natin ang para sa Diyos at may kalakip itong pangako ayon ho sa Malakias, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, pinagnanakawan ninyo ako. Kaya kayo naghihirap, kaya kayo sinasalot. Subalit subukan ninyong ibigay ang nararapat para sa akin ang inyong mga ikapo nang makita ninyong bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapalang nararapat para sa inyo. Kirihin natin siya. Kaya huwag tayo huwag manghihinawa, huwag kang
mag-aalinlangan, magdadalawang isip na ibigay ang para sa Diyos. Ulitin ko, when we go to the house of God, we must offer ourselves and what is due to God, kung ano ang nararapat sa Diyos. Amen? Amen. Pangalawang punto, mga kapatid, sa pananampalataya, nako, anong oras na ho tayo? Ayan, maaga pa pala. Wala pang alas 3. So hanggang 3:15 daw tayo dito. O kasi minsan baka napapahaba na ako. Mamaya abuti na tayo dito ng alas 4. The second point, mga kapatid, sa pananampalataya, when we go to the Lord, to the house of the Lord, we must go with ano ho? We must go with the Holy Spirit. With the presence of God Himself. Go with the Holy Spirit. Remember, mga kapatid, that the presence of God is with us. Kasama mo ang Diyos. Pag alis mo pa lamang sa bahay mo, kapatid, kanina, pag ating paglalakbay, kasama na natin ang Diyos. Kaya kung nakinig ho tayo kagabi ng talk ng ating punong lingkod, ano ho ang kanyang ipinasigaw sa huli? Ano ang palagi nating isisigaw? Lord, let's go. Sabihin nyo nga ho, Lord, let's go. Lord, let's go. Kahit saan ka pupunta, kasama. Sabihin mo, Lord, let's go. Meron ho akong kapitbahay doon na prayer partner. Kasama niya doon sa kanyang tinitirahan. May kamag-anak galing na Pilipinas, nagbakasyon. Ang pangalan ho noong kanyang pinsan, Lord. Itong prayer partner natin na ito, tuwing aalis, ang sasabihin niya, siyempre magtatrabaho po, sasabihin niya, Lord, let's go! Alam mo si Lord, sabi niya, ate, anong sinabi ninyo? Akala niya, siya yung tinatawag. Ilan lang ho yung nakagets? Inaantok na yata talaga ang iba. Wherever we go, mga kapatid, always invoke the presence of God. Remember, God is with you. Kasama mo ang Diyos. Sa panahon na parang kinakabahan ka, kinakabog ka, pupunta ka sa immigration, papaalam ka sa amo mo, pupunta ka sa ospital, magpapa-check up ka. Remember this, kapatid, God is with you. So much so that He is with us right now in this place. And even before we go in this place, He is already guiding us. He is already guiding you. He is the one who encouraged you to be here. Yung nag-akay sa iyo, kapatid, ginamit lamang iyo. Subalit ang banal na Espiritu ang siyang nangungusap sa iyo. Amen? Always go with the presence of God. That's why, nung si Moses ho, mga kapatid, sa pananampalatay, nang nagalit na si Yahweh sa mga Israelita noon, sa Exodus, sila po, mga kapatid, ay niligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Nagalit si Yahweh sapagkat matigas ang ulo ng bayang Israel. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nung sabi ni Yahweh kay Moises na siyang leader noon ng pag-alis mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako, sa lupa ng Kanaan, mga kapatid, na ang sabi, ang anghel ko na lamang ang sasama sa inyo. Hindi na ako sasama sa inyo. Bakit? Sapagkat dahil sa tigas ng inyong ulo, maaari ko kayong puksain, tapusin. Subalit anong sabi ho ni Moises? Kung hindi nyo kami pangungunahan, huwag na lamang nyo po kaming alisin sa Ehipto. Kung hindi nyo kami pangungunahan, huwag nyo na lamang kaming alisin sa Ehipto. Doon, nabago ang isipan ng Diyos. Tignan mo ninyo, mga kapatid, walang katagumpayan ang ating ginagawa kung hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Kahit na anong bagay, kapatid, yumaman ka man dito sa Japan, mawawala ng lahat ng iyan kapag hindi ka sinasamahan ng Diyos. Maraming magpapatuto at maraming magsasabi. Subalit, dumaan ka man sa mga pagtitiis at hirap, sabi ko sa Psalm 23, awit 23, even if I walk in the valley of shadows, in the valley of death, I know that I am safe because you are with me. Kahit pa sa kadiliman, kahit sa kung saan ako dumaan, alam kong ako'y ligtas,
ako'y panatag sapagkat alam ko, O Diyos, na kasama kita. Amen. Purihin natin si Yahweh tonight. When we go to the appointed place, in this place, doon pa lang sa ating pag-alis, para nang sa ganun hindi tayo mahahadlangan, sabihin na natin, Lord, samahan mo ako. Lord, pagpalain mo yung gawain natin, pupuntahan yung gawain mo. Lord, samahan mo kami sa pag-awit. Lord, samahan mo kami sa pagtugtog. Lord, samahan mo kami sa pakikinig. Lord, samahan mo yung preacher na mangangaral. Amen? Para nang sa ganun, talagang pinagpala tayo. Purihin natin si Yahweh. To go with the presence of God, remember that God is always with us. Alala ko nung ako ay na-assign dito sa may Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Meron ho doong isang outreach. Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo ito. Merong isang outreach ho doon na yung dadaanan mo ay sementeryo. Sementeryo. Meron hong ibang daan. Merong ibang daan, kaya lang malayo. Yung pinaka mabilis na daan, dadaan ka sa gitna ng sementeryo. So, nung umaga, doon kami dumaan, may araw pa. So, walang problema, may liwanag pa. Pagdating mo namin, yung mismo, nandito lang yung mga sa gilid lang yung nicho. Tapos dito may basketball court. Doon ko yung gawain ni El Shaddai. So, kahit saan, may gawain si El Shaddai. Kaya lang, ang problema, nung gabi na, mga kapatid sa pananampalataya, doon ulit kami pabalik, dadaan. May kasama ko akong isang preacher din, na taga doon mismo, may gitarista, at saka may babaeng prayer partner. Doon sa bungad ng daanan sa sementeryo, may ilaw pa, may liwanag, so walang problema. Pero nandun ako sa may bandang kalagitnaan, itong ikasama kong gitarista, sumasabit sa kamay ng preacher. Natatakot. Yung isa namang prayer partner na babae, humahawak sa kamay ko. Yung kasama kong preacher, naiinis siya doon sa gitarista, sabi niya, ang pangalan ho dyan eh. Sabi niya, alisin mo yung kamay mo niya. Alisin mo yung kamay mo. Nainis, ang sabi niya, halaka sige, may aswang. Ang pagkasigaw ho ng aswang, nagtakbuhan kami na. Nagkapangita na lang ho kami doon na sa labas ng sementeryo. Kaya sabi ko sa sarili ko, pambihira, tayo nasa gawain na natatakot pa tayo sa aswang. Sometimes, mga kapatid, when we are in trouble, yung mga daliang mga sitwasyon, nalilimutan natin ang presensya ng Diyos. Di ho ba? Totoo naman ho eh, kahit nga po dito, pag lumilindol, sabi ko ho sa inyo, pag lumilindol, mabuti nga itong mga nakakaraan, hindi na lumilindol. Pero doon nung nakakaraang lumilindol, kapag ka malakas na talaga yung ugat, talagang bubuksan namin yung mga pinto. Pinagtataka ko talaga yung mga Hapon, hindi naman nagbubukas ng mga pinto. Pero tayong mga Pilipino, kami mga Pilipino doon, nagkakaingay kami, talaga nagpe-pray kami. Maganda naman doon, nagpe-pray, ano? Pero nahahalatang natatakot. But even in fear, kahit na sa takot, kahit na sa pangamba, sa pag-aalinlangan, mga kapatid, paalalahanan natin ang ating sarili. Kasama ko ang Diyos. Amen. Hindi niya ako pababayaan. Amen. Pinangungunahan niya ako. Kaya hindi ako mapapahamak. Amen? Purihin natin si Yahweh tonight. And finally, mga kapatid, when we go to the place of God, we must bring someone. Sabihin niyo ho, mag-aakay. Mag-aakay. Kaya ho, yung mga nandito siguro, mga bunga ho kayo ng pag-aakay. When we go to the appointed place of God, we must bring someone before God. Tulad ng ginawa ng mga magulang ng Panginoon, dinala mismo ang Panginoon. Ganon din ho tayo. Yung ating paghahandog, hindi lang ang ating sarili, hindi lang ang ating pong kakayanan. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Subalit, ganon din ho, mag-akay tayo. Magdala tayo ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Sasabihin ng iba, Brad, may dala akong kaluluwa. Nasaan? Yun nga, di makita kasi kaluluwa lang. Ay, hindi ho, wag tayong pilosopo. Ha? Ayaw ba? Kundi ho, talagang mag-aakay tayo. Sabi pa ng isang prayer partner,
nung narinig niya daw yung salitang akay, sabi niya, bakit naman aakayin? Hindi naman ako pilay. Hindi na uunawa. Pag sinabi ng akay, ang tawag ho niya sa English, soul winning. Soul winning. Nagdadala tayo sa Panginoon ng mga wala pang relasyon sa Kanya. Kaya palagi kong sinasabi, ang aakayin natin ay yung mga wala pang relasyon sa Diyos. Kasi minsan ho, may mga ibang sekta, halimbawa dito sa gawain, aakayin sa ibang grupo. Eh kayo ho, mga nakakilala na kayo sa Panginoon eh. Aakayin natin yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kumbaga ho, huwag mamilingwit doon sa loob ng aquarium. Ang laki-laki ng isda, ang laki-laki ng ilog. Mga kapatid, ang laki-laki ng isda, laki-laki ng ilog, doon ho tayo. Pero siguraduhin natin na talagang tayo ho ay makakapag-akay, makakapagdala sa harapan ng Panginoon na maglilingkod din sa Kanya. At aalagaan ho ninyo. Constantly, you must remind that person, Brad, sis, kamusta na? May gawain tayo fourth Sunday. Meron pa nga ho doon, may nagkwento pa sa akin sa Tokyo. Sabi niya, Brad, ako talaga nag-aakay ako. Kaya nga pagkatapos ng gawain, sabi niya, pinapakain ko dun sa Royal Host. Alam niyo ba yung Royal Host? Yung medyo sosyali na restaurant. Kaya lang, yung sumunod na linggo, hindi na umatin. Kaya sabi niya, nadala na ako sa McDo ko na lang pinapakain. Nagtipid. Nalugi daw siya. Pero huwag kang mag-alala kapatid. Lahat ng ibinibigay natin sa Panginoon at para sa Panginoon sa ating pag-aakay sa ating kapwa. Hindi man yan maibalik sa atin ng ating kapwa, hindi bulag ang Diyos. Nakita niya ang maganda mong ginawa, ang mabuti mong ginawa, siya ang gagantimpala sa iyo. Purihin natin siya, Lord. Kahapon, yung aking talk doon sa Magsida, mga kapatid, sa pananampalataya, ang aking topic, sabi ko, do good with intention, not for attention. Kasi minsan gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil nais natin gumawa ng mabuti. Subalit, dahil meron tayong hinahangad na tayo ay mapapurihan o meron tayong makuha. But when you do good, mga kapatid, gawin natin yun sapagkat yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, sasabihin natin, Brad, ang hirap gumawa ng mabuti. Kaya nga, Brad, hindi na ako nagpapadala kasi ang baba ngayon ng palitan. Tapos pagka nagpadala ka, doon lang, may minsan nga magpasalamat, wala man lang. Tatanungin mo pa, nakuha nyo na ba? Diba? Pero pagka wala pa pinapadala, may at maya ng kamusta sa iyo. Kumusta, kuya? Kamusta, ate? Diba? Nami-miss ka na namin. Di ba? Pero pagka napadala ko na, wala nang miss. May emoji nga eh, hindi ka mapadalha. Di ba? Pero wag natin ikasasawa, mga kapatid, sa pananampalataya. Wag na wag mong ikasasawa na gumawa ng mabuti dahil sa mga ganung bagay. Amen? Wag na wag kang magsasawa. Patuloy lang sa paggawa ng mabuti. Ulitin ko, sapagkat ang Diyos na nakakikita at nakakaalam ng lihim na mabuti mong ginawa ang siyang magpapalak sa buhay. Amen. Purihin natin si Yahweh. Pero mag-akay ka. Sa susunod ho na buwan, mag-akay pa tayo. Magdala ka kahit na isa. Yung mga nanlamig, paalalahanan mo ulit. Para hindi lang ito yung ating mapuno, pati yung kabila. Amen? Nananalig po ba kayong darating ang panahon na puno, mapupuno ulit tayo dito? Purihin natin si Yahweh tonight. Dahil po dyan, tayo ay magsitayo sa presensya ng Diyos. Sa mga sandali pong ito, ating ipikit ang ating mga mata, itaas ang ating mga kamay, mga kapatid. O Diyos, narinito kami sa iyong tahanan, sa dako na iyong itinalaga. At
upang ihambog ang aming sarili, ialay ang aming buong pagkatao sa iyo, sapagkat marapat kang papurihan, pasalamatan, sa mga pagpapala na iyong kaloob sa buhay na iyong handog sa amin, sa kabila ng mga pagsubok at karamdaman sa mga kahirapan. Alam namin, Panginoon, na sinasamahan mo kami. Kaya, O Diyos, hindi kami magsasawa na pumarito upang ikaw ay papurihan at sambahin. Yes, Lord. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay. Hallelujah. O, sambahin ka, O Diyos, sa banal ng tahanan. Kingdom.
kapahanan mo. Yes, salamat, Panginoon, na ibinalik mo kami sa iyong tahanan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa maraming buhaw na kaluluwang naghahangad na ikaw ay papuhinan. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat sa iyong paglilingkod sa dagat ito. Yes, Lord. Salamat sa mga awit, Panginoon ito. Yes, Lord. Salamat sa mga narinito, Panginoon. Yes, Lord. Hinahanap ang iyong presensya. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa kabila ng mga hadlang, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa kabila ng marahil, itigil ang aming pag-awit at pagsamba. Yes, Lord. So, kami, Panginoon, alam niyo po ang pangalan ng aming puso. Yes, Lord. Uhaw kami sa iyong presensya, Isha Dahil. Yes, Lord. Uhaw kami sa presensya mo, Diyos. Yes, Lord. Uhaw kami sa iyong pagyama. Uhaw kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Yes, Lord. Diyos, ikaw na mamang iyong presensya sa hapon nito. Yes, Lord. Sa lahat na napapahamod sa kanilang mga problema. Yes, Lord. Sa lahat na may mga kulang-daman. Yes, Lord. Sa lahat na may mga pangalaman. Yes, Lord. 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 Yes, ng iyong prayer request, ang iyong daladalahan, ang iyong ikapog, ang iyong kaluhok, ano man ang nais mong maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Father God,
You are lifted up. Your name is lifted up, El Shaddai, in this place. And also, Father, as we lift our prayers to you, lahat ng aming mga daladalahan, lahat ng aming tangan ngayon, alam namin na ito'y magiging daluyan mo ng iyong pagpapala, magiging daluyan ng iyong biyaya. At ininamin ngayon, naisulat ang aming mga panalangin kung nasa aming pong mga puso. Alam namin, O Diyos, ang alam mo, Jesus, na ito'y kinatagpo mo, ang bawat pangangailangan ay binigyan mo ngayon ng kasapatan, ang bawat karamdaman, binigyan mong kagalingan. Lord. Ang bawat suliranin, binigyan mong solusyon. Yes, Lord. At ang bawat panalangin nga, ay binigyan mo ng katugunan. Sa tahanan mo, Diyos, kami ay ligtas. Sa tahanan mo at sa piling mo, kami ay tagumpay. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mong ipadama ang iyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Uhaw kami, O Diyos, sa iyong presensya. Yes, Lord. Kaya naman, hangarin namin na sa tahanan mo palagi, ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming paglingkuran. Yes, Lord. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming samot na langin, kasama ng Espiritu Santo. Muli, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli ho, palakpakan natin si El Shaddai. Hallelujah. At tayo ay magpasalamat.